o lubos na nababahala. Ganyan ilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang reaksyon niya sa sinasabing gentleman's agreement ng Duterte administration sa China kaugnay ng West Philippine Sea. Aalamin niya raw kung totoo ito kaya ipinatawag niya si Chinese Ambassador Wang Silian. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Ganito sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos ang sinasabing gentleman's agreement na pinasok umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China kaugnay ng usapin sa West Philippine Sea. Sa panayam ng media kanina sa dinaluhan niyang town hall meeting, giniit ng Pangulo na wala siyang alam sa sinasabing secret agreement. Wala naman daw kasing nagsabi sa kanya ukol dito nang umupo siya sa Malacanang. Ang problema pa, magkakaiba raw ang tono ng mga opisyal ng sinundan niyang administrasyon. From the former administration, iba-iba ang sagot eh. Sabi ng isang opisyal na dating government official under the previous administration, there's no such agreement. Sabi naman ng isa, no, there is and we should honor it. Sabi naman ng iba, maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda yan. Hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan. Nauna nang sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na bahagi ng gentleman's agreement na tanging food at water supplies lang ang pwedeng dalhin ng Pilipinas sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero malinaw daw ang posisyon ng kanyang administrasyon. But kung ay ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, ay mahirap sigurong sundan yung ganyang klaseng agreement. Kaya ipinatawag na ni Pangulong Marcos si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Silian para siya na mismo ang magpaliwanag tungkol sa sinasabing kasunduan. Mangyayari daw ang pulong sa pagbabalik ng ambassador sa Maynila mula Beijing. Sino ba talagang kausap? Anong pinag-usapan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Dahil wala kaming record. Kahit saan ka tumingin, walang record. So sikretong ginawa lahat ito. Nakakapagtaka nga eh. Kaya it's not a good situation. Nang tanungin kung may plano rin siyang kausapin si dating Pangulong Duterte tungkol dito. We are talking to his former officials. Maybe not the president himself, but all his former officials. Tinatanong namin, ano ba yan? Ipaliwanag niyo naman sa amin para alam namin yung ginagawa namin. And we still haven't gotten a straight answer. Itinanggi naman ni Roque na sikreto ang agreement. Isinapubliko na raw ang kasunduan noon at walang-wala raw anumang teritoryo ng Pilipinas ang nakompromiso sa kasunduan ng China at Pilipinas. Well, unang-una wala pong sikreto dyan, inanunsyo publicly. At yung agreement po ay para nga parehong partido, China at Pilipinas, ay re-respetuhin ang status quo. Walang bagong dagdag sa mga installation, walang gagalaw. At dahil nga po dyan sa kasunduan na yan, wala pong nawalang teritoryo sa atin, wala pong sinurender na soberenya, wala pong sinurender na sovereign rights. So kung meron man, sana sabihin ni PBBM. Si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo naman, na dati nang iginiit na walang gentleman's agreement, hindi raw lalapit sa Malacanang. Tila nagpasa rin din siya sa nagpalutang ng kasunduan. Naman ako mag-reach out. What do I have to reach out for what? Kung sila nakikinig, sinabi na nga namin na wala. Nakikinig sila doon sa isang tao na mahilig sa gumawa ng kwento. Hindi. It's their own lookout. Tsaka sila lang na mismo nagsasabi na hindi sila sigurado. Mm-hmm. So if you're not sure of any circumstance, you don't make any reaction. Matatanda ang sunod-sunod ang panunutok ng laser at pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa barko ng Philippine Navy sa West Philippine Sea na nakasakit pa ng ilang Pinoy personnel. Ginigiit ng China na Pinoy ang mahilig mangudyok ng gulo. Ito ay kahit pa ang lahat ng aktibidad na ito nangyari sa loob mismo ng sarili nating teritoryo. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.